nakadepende tayo sa karagatan para sa mga isdang kinakain natin. Sa ilalim ng dagat, milyong-milyong isda ang namumuhay at nagpaparami. Sa ilang beses kong pagsisid, iba't ibang kilos at gawi ng mga isda ang naobserbahan ko. May kumakain, nakikipaglaro at nakikisama sa kapwa isda. At dinedepensahan ang kanilang mga teritoryo. Pero maraming tao ang hindi lang pagkain ang tingin sa mga isda, kung hindi alaga at palamuti. Ilang barangay sa Longgapo at Subic, Zambales, nadatnan namin ang mga plastic na may lamang makukulay na isdang dagat. Aquarium fishing ang pangunahing hanap buhay ng mga maraming mangisda rito. To shed light, we tried to go here in Zambales para alamin kung ano ba yung totoong storya about collection of wild marine fishes and being sold as aquarium fishes. Isa si Mang Celso Baguio sa nanguhuli ng mga aquarium fish para sa malaking exporter. Isang beses, kada linggo raw siya, nagbabagsak ng mga huling isda na aabot sa 100 piraso. Tagal niya nang hanap buhay itong pagkuha ng mga itong ornamental marine fishes? Siguro may mga 4 years. Hindi kayo dumadayo ng ibang lugar dito lang? Dumadayo po kami. Ah, dumadayo kayo? Nakarating po kami ng lubang. Lubang Mindoro? Oo, Lubang Mindoro. Dahil tumigil na raw sa paggamit ng compressor si Mang Celso, sa mababaw na parte na lang siya nakakasisid. Kuya Celso, ito sa nahuli nyo kahapon lang, ano? Ilang uri ng mga marine fishes na nakuha nyo? Tulad dito, ano ito? E, flounder to, di ba? Oo, oh, flounder. Flounder. Tropical flounder. Anong tawag nyo dito? Tropical flounder. Tropical flounder. Ito, mga 20 din yan. 15 lang po. Ito? Ito, ano ang tawag nito? Cowfish. Grabe, ang cute oh. Cowfish ang pangalan niya. Cowfish? Pero itong isa na po sir, ano lang po ito eh. Season-season lang po pag ganitong panahon. Ito, yan. Marami ito? Marami yan sa pag-umano. Saan nakikita yan? Dito lang po sa mga tabi-tabi. Mayroong malaki po doon. So, maganito na siya. May sungay na siya pag lumaki na siya. Ito, ang tawag naman ito. Pilot fish. Ito marami. Lumalaki ba ito? Oo, lumalaki yan. Ang susunod na pinakita sa amin ni Mang Celso, isang klase ng isdang minsan nang nakipagkulitan sa akin sa wild. Whenever I do dives, isa ang clownfish na talagang inaabangan ko. There was a time na nga na ang tagal makipaglaro sa akin at nakipagkilala sa akin ng clownfish na na-encounter ko. Little did I know na ang susunod naming encounter was nasa loob na siya ng isang plastic bag. Ito mga itong clown. Clownfish? Itong African clown. African clown. Mayroon bihira doon lang doon niya sa mga bahurang malayo. Sa malayo. Yan. Ano po yun? Ito ang ano, beta marine. Beta marine. Ang gandang tingnan siya. Kaya nang naano yan, kinain siya nung nakuha. Putol ng ano niya. Pinapagaling. Yan, madaling gagaling. Pusang tutubo. Tumutubo. So ito, rejecto. Reject siya. So dyan muna sa inyo ito. Pinapagaling. Matagal na din yan. Halos mag-isang buwan na yan. Ba't ayaw niyo munang ibalik doon? Nagtatago. Ito, bihira mo lang ito siya makita. Kasi ah, nagtatago. Kailangan siya sisilipin ito sa ilalim. Oh. Nagtatago po ito. Gabi ito na nahuli. Para makita kung saan naninirahan ang mga isdang ito bago pa sila mahuli, sasamahan kami ng local diver na si Sir Eds. As a diver, ito yung mga hinahanap natin, ano? Aside from the corals, aside from the magnificent fishes. Itong mga isdang bato na tinatawag, sila yung nagbibigay ng buhay. It's very soothing for the eyes. Actually, this is a big rock we are sitting. And if you go farther, there's a wall. You can go deep up to 30 meters. Mag-gloves tayo kasi mabato doon. Isang malaking bato daw itong parola patay.
Pagdating sa mga bahura, nagkalat ang mga sea anemone, pero walang kahit anong isdang umaaligid dito. Nandun na lang yung mga isdang magaganda sa mahirap puntahan dun sa wall. Pero on top of that wall, wala na kami makita. Panay sea anemone na lang, tapos batuhan na lang, and konting-konti na lang yung mga isda na nandoon. Ang iba pang mga isda na nakita ko sa mga plastic ni Mang Celso, tulad ng pilot fish, cowfish, at betta marine, wala na rin sa ilalim ng dagat. Bago kami umahon, nagpakita ang dalawang split-banded cardinal fish. Pero agad din silang bumalik sa loob ng mga bakura. Yung hinahanap natin mga aquarium fishes, konti na lang. Hindi namin makita yung mga karamihan mga kulay ng isda. Kakasisid lang po namin ngayong umaga. Itong sikat na isda na ito, yung clownfish, kalimitan po yan, di ba, sa sea anemone yan nakatira. May mga nakita ako na parang ang daming sea anemone pero walang clownfish. Ang ano, nakuha na siguro yung... Nakuha na. Pero mga ilang ano lang din po yun, mga siguro mga ilang buwan lang po yun, mayroon na naman siyang laman. So wild, umabot ng 5 hanggang 6 na taon ang buhay ng isang aquarium fish. Dito, umaabot ang kanilang mga pinapanganak na itlog sa mahigit 1,000 piraso. Pero bilang alaga, aabot na lang ang buhay nila ng hanggang 1 o 2 taon. Ang presyo pala nito ay napakamura. Imagine, for a beautiful fish, ang presyo is ranging from 20 to 50 pesos each. I'm sure pagka naibenta na ito for export, ang laki ng diferensya. He's been doing this for 40 years and according to him, hindi naman nagbago yung kanyang lifestyle. Mahirap pa rin na kumita ng pera. Hindi pinagbabawal ng batas ang panghuhuli ng isda para ilagay sa aquarium basta't hand net ang gamit na panghuli. Dahil dito, nais ng isang non-government organization ang baguhin ang sistema ng aquarium fishing industry sa bansa. In many cases, whether it's for fishermen na nanguhuli ng isda for food or fishers na nanguhuli ng isda for the pet trade, maliit lang talaga yung nakukuha nila sapagkat ang nakukuha minsan ng isang ornamental fish gatherer ay siguro sabihin na natin malaki na yung 50 pesos. Minsan 20 lang ang makukuha mo kada isda. Sa dulo ng tinatawag natin na supply chain, mahal na itong isda pagdating niya sa Amerika or sa Europe or sa Japan, mabebenta siya for 2,000, 3,000, maybe more pesos. Gawing truly sustainable ang tinatawag nating wild capture fisheries. Ibig sabihin po niyan, hindi natin pwedeng hulihin lahat upang ma-retain or mapalago pa ang population nila. Nakakapag-export ang Pilipinas ng mahigit 5,000 tonelada o halos 900,000 piraso ng saltwater ornamental fish. Katumbas ito ng mahigit 100,000 piso. Pero hindi lahat sang-ayon sa aquarium fishing. Mas mainam pa rin daw ang hayaan na lang sa wild ang mga isda. Baka kinakailangan i-regulate natin para mag-allow din yung mga isda na makapanganak. As much as possible, lahat talaga ng mga animals, whether in land or in the ocean, should be free to roam in their respective environments. Kung may kukuha man lang tayo, essential lang na para sa pagpapakain. Yung mga isda kasi, may kanya-kanya mga function yan that essentially maintains the balance of the ecosystem. Thank you mga kapuso for watching this video. If you like this video, subscribe to GMA Public Affairs official YouTube channel. And don't forget to click the button below.